ang bahagi mo sa katauhan namin, mahal na po. Kunching na inyong pinalugdan sa kapangyarihan banal na Espiritu na aming tinanggap sa dako mong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Hindi ko naalala na si kapatid na Flor po pala ang facilitator sa araw na ito. At napakaganda po ng kanyang tema at ang pagninilay ay ang palatandaan kung anong binago ng Diyos sa buhay niyo. Pagmasdan niyo po ang aking kasuutan, obvious po ba ang binago at palatandaan ng Diyos na binago sa aking buhay, pinalaki niya ang puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat dalawa po ang pinagpipilian ko pong isusuot kanina na dalawang green ang ginawa ni kapatid na Jeff. At na-amaze po ako sa ginawa po niyang ito. Hindi ko po pinopromo sa inyo. May istorya po ito. Ang instruction ko po sa kanya ay ilagay mo dito yung I love, tapos igitna mo lang yung puso, tapos divine mercy sa ilalim. Subalit, Espiritu po ang nagturo sa kanya. Ipinasok niya yung I love, divine mercy sa ilalim. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Yan po ang katotohanan. Kung hindi po palalakihin ang Diyos ang puso mo para sa Kanya, hindi ka makapagbabago, hindi ka makatutupad, at hindi ka makagaganap. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bilang isang alagad po, sabi ko nga kanina, tamang-tama pala yung sinuot ko, inilabas na ni God yung puso ko. Napakalaking puso. Hindi ko po pinupuri yung aking sarili. Subalit yun po yung nakita kong pagbabago. Na tinanggap ko sa dakong ito nang ako'y napadako sa banal na damba ng tipana ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit yun? Sapagkat sa unang pagkatao po, sa unang buhay po, hindi mo kayang ipagparaya ang sarili mo. Lalo't higit na kapag may nakikita ka ng mga material na bagay na kaya mo namang bilhin. Subalit, sa unang buhay po, sa katotohanan po, isa po yun sa nakita ko pong pagbabago sa aking sarili na sadyang binago po talaga ng ating Panginoon. Ito po ay hindi isang pagyayabang, kahit po mahirap lang po ang aking kalalagayan at payak na nilalang. Nang panahon po kasi na nasa mundo po ng tao, mundo-mundo ng tao, at hindi pa ganap kilala ang kalaliman ng ating Panginoon sa pangalan lang, kapag may nakikita po akong gamit sa labas na kakaiba, gusto ko po, ayaw ko po nang may kaparehas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sa pinggan man, sa lahat ng plato, at kahit po sa kapitbahay, alam po ni kapatid na Pearl yan, ayaw ko po nang may kaparehas. Bakit? Kasi ang isip ko po ng mga panahon na yon, kapag hiniram sa'yo at may kaparehas, hindi na mababalik sa'yo. Kaya itinatak ko po sa isip at puso ko na kapag bibili ako ng gamit na ginagamit sa bahay araw-araw, ayaw ko nang kami kaparehas. Buhay po ba ang Diyos? At ng mga panahon po na yon, syempre po, ito po, kwentong totoo po ito. Naranasan ko po kasi na magtrabaho sa isang hotel. 7 years po ako sa hotel. At ng mga panahon po na yon, ang boss po namin ay kaibigan po ni Imelda Marcos. Taga Samar po siya. Talaga pong sa kanyang edad na ng mga panahon na yon ay 60, napakaselan po talaga niya. Malinis sa lahat, organized, parang si Apo Kunching, napaka-organized po talaga. Nang mga panahon po na yon, hindi po yun siya nagpapapasok sa lugar, sa loob ng bahay niya ng ordinaryo lang na chambermaid or boy. Kundi ang gusto po talaga niya, bakit pinipili niya na akong papasukin sa lugar na yon. Ang ginagawa po niya sa akin, dahil yung bahay po niya ay 4 ang kwartong malalaki, gusto niya, nakikita niya ako nahihirapan, nagpapalit ng beddings, nag-aayos ng kanyang mga sapatos, at lalo na po sa CR. Yun ang paborito ko pong linisin, CR, ng mga panahon po na yon. Kaya ko po ito ikwento sa inyo, gusto ko pong ipasok paano pinalaki ng Diyos ang puso ko para maunawaan ko lahat. At nung time po na yon, yung boss po namin na yon, dahil minsan umaabsent po ako, pag pumasok po ako pagkabukas, nagagalit po siya sa akin, bakit ako umaabsent. Siyempre po may dahilan. Minsan masama ang pakiramdam mo. Dahil mga panahon na yon, siyempre po single parent ako. Ginagawa ko pong, kung magagawa ko po yung 24 hours, ay itodo ko ng trabaho. Dahil nakakaidlip naman po sa front, sa ibabaw ng doon po sa tanggapan, nakakaidlip naman po.
Siyempre po, kabataan, iniisip ko dahil ang sweldo pa lang po ng mga panahon na yun is 700 isang buwan. So, noong mga panahon po na yun, yung boss po namin ay lagi po kami pinagdududahan na kaya daw namin hindi iniintindi yung sweldo namin, nagbibenta daw po kami ng mga towel sa mga customers, at tapos lahat ng mga kailangan nila, siyempre may tip po yun, ano po. Alam niyo po, doon ko po hindi makalimutan sa punto na yun, nang ako'y inutusan po niya na maglinis ng buong kabahayan, na ako lang mag-isa. Nagpalit ng kurtina, nagpalit ng bedsheets, lahat. Winalis ang mga carpet, ako lang mag-isa. Samantalang pwede namang may kasama. Ang sabi po niya sa akin, gusto ko matuto ka. Gusto ko, tingnan mo lahat ng ginagawa ko, kung paano na-organize lahat ng gamit ko, sabi po niya sa akin. Subalit ng panahon po na yun, naging ngit-ngit ang puso ko. Bakit ako? Bakit ako lang? Samantalang ang dami naman pwede. At nung panahon na yun, pagkatapos na linisan yan, hindi ka niya pakakainin ng masarap. Lahat ng tira niya, yun ang ibibigay niya sa'yo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Hanggang siyempre po, mahirap lang po kami. Yung mangga po na yan, kapag hiniwa po niya yan na magkabila, yung buto na yun ang binibigay niya sa akin. Sabi po niya sa akin, hala, kain na. Hala, kain na. Masarap yan. Siyempre ikaw, empleyado ka, boss mo, parang masaya ka na rin dahil boss mo. Amen po ba yun? Hanggang dumating po na lumipas na po yung isang taon, dalawang taon, 7 years po ako doon. Tuwing may reservation po kami, ako lang po yung tinatawag niya para mag-assign sa mga kwarto kung ilan ang kasya. At kapag may kasya po, siyempre bibilangin niyo po yun. Kaya ko, tingnan niyo po ha, mayroon, kwento po ito na katotohanan na ipinagkaloob ng ama na yun ay bahagi ko. At nung mga time po na yun, de siyempre, holy book lahat. Maganda ang kita. Pag wala nang mag-check-in pagkatapos ng holy book na yun, pagagalitan kami lahat. Ganyan po ang ginagawa sa amin ng boss namin. Pag napagalitan kaming lahat, nandun ako sa harapan, syempre po nakikita ko po bakit ako kasama sa pinapagalitan samantalang ginagawa ko naman lahat. Ganun po, hanggang ipatatawag po niya ako niyan. Alam niyo po, naranasan ko pong murahin ng boss ko sa kasalanan ng iba at syempre ikaw kakausapin, ikaw andyan, ganyan-ganyan. Ano po, nung time na yon sukdulan, dumating po yung punto na sumagot po ako sa kanya. Ang sabi ko po sa kanya, okay lang na utusan mo ako lahat, kahit hindi mo ako pakainin, wag mo lang ako mumurahin. Sabi ko po, ano po. At nung time na yon, talaga po tumutuloy yung luha ko. Hanggang umalis ako, pinatawag niya ako, hindi ako pumunta. Bukas din magre-resign ako. Sabi ko po, bukas din magre-resign ako. Ayoko siyang bigyan pa ng panibagong pagkakataon para gawin niya yung sakit. Ganun po, siyempre po, bilang pagkatao. At nung pagkabukas na yon, nagpasa na po ako ng resignation. Nag-resign po ako. Nakiusap ngayon po yung mga anak na huwag kang mag-resign, sino maiiwanan dito, ganito. Hindi ako nagsasalita. Nung kaming dalawa na, huwag aalis. Magnilayan.